Ngayong kasado na nga po mga amigos ang Errol Spence Jr. versus Manny Pacquiao para sa August 2021. Marami na mga boxing writers, former boxers, former world champions ang nagbigay ng kani-kanilang opinion o prediksyon sa posibleng kahinatnan ng bakbakang Spence at Pacquiao. Sa katunayan nga po mga amigos, tatlo sa dating nakatunggali ni pambansang Kamao ay hindi naniniwalang mananalo siya kay Errol Spence Jr. sa estado ng kanyang karir ngayon. Bagamat sinasabi nga po ni Timothy Bradley na ang Tom Brady ng boxing ay si Manny Pacquiao, pero pakatandaan daw po mga amigos na hindi si Keith Thurman itong si Errol Spence Jr. Wika nga po ni Bradley mga amigos, Errol Spence is big, strong and long. Kayang kontrolin na kalaban sa distansya, pwede rin sa malapitan o dikitang laban. Isa sa mga tinitingnang angulo ni Timothy Bradley kaya hindi mananalo si Manny Pacquiao ay dahil nga po sa 2 years layoff. Bagamat nakita naman na daw ni Manny Pacquiao lahat ng uri ng kalaban sa ibabaw ng boxing ring. Pero ang isang southpaw na kasing laki, kasing lakas, kasing sipag sumuntok ni Errol Spence Jr. ay ang klase ng boksingerong hindi pa nakakasayaw ni Manny Pacquiao. Maging si Chris Algieri na nakalaban na rin ni Manny Pacquiao at Errol Spence Jr. Bagamat bilib na bilib kay Pacquiao sa pagtalo niya kay Keith Thurman. Subalit ang isang Errol Spence Jr. daw ay too big too strong para sa ating pambansang Kamao. Size wise sa estado daw ng karera ni Manny Pacquiao sa ngayon, Errol Spence is too much for fighting senator. At bago pa man i-anunsyo ni Manny Pacquiao na kanyang lalabanan si Errol Spence Jr., buwan ng Enero pala mga amigos, nagbigay na ng opinyon si Keith Thurman sakaling labanan ni Pacquiao si Errol Spence Jr. Winarning nga ni Keith Thurman si Manny Pacquiao na hindi dapat i-underestimate ni Manny Pacquiao si Errol Spence Jr. dahil sa hindi masyadong impresibong panalo nito kay Danny Garcia at dahil na rin sa layoff mula na maaksidente si Spence. Alam daw ni Keith Thurman ang pakiramdam ng hindi mo maibigay ang iyong 100% o ang iyong the best sa isang laban, pero hindi po nangangahulugan na mga sasusunod na laban mo ay hindi nalalabas muli ang iyong 100%. So kung binabalak nga daw po ni Manny Pacquiao na labanan si Errol Spence Jr. dahil lamang sa hindi impresibong panalo nito kontra kay Danny Garcia, ay maaaring nagkakamali si Manny Pacquiao ng pagpili kay Errol Spence Jr. Kung inaakala ni Manny Pacquiao na ganong klaseng Errol Spence ang kanyang makakaharap, mali ang pagkalkula ni Manny Pacquiao. You know, I think Spence didn't have his best performance after the layoff, but as long as he's staying busy, he's only gonna get sharper from here. You know, but if Pacquiao thinks that that's the Spence that he's gonna fight, you know, he might be a little misleading. Maging ang dating sparring partner ni Manny Pacquiao na si Team Chu, hindi rin naniniwalang mananalo o lulusot si Pacquiao kay Spence. Wika nga po ng rising star undefeated mula sa bansang Australia. Bagamat lamang si Manny Pacquiao sa bilis, ngunit panahon na ni Errol Spence ngayon. At sa panahon ngayon wala pa makakapigil sa kanya. Bagamat hindi naniniwala ang mga dating nakalaban ni Manny Pacquiao, dating sparring partner na mananalo siya kay Errol Spence Jr., iba naman ang tingin ng buong mundo. Sa inilabas nga po ng Yahoo Sports na poll question, who you got, Manny Pacquiao or Errol Spence Jr.? Sa 1,195 votes, 75% po ang nagsasabing si Manny Pacquiao ang magwawagi kontra kay Errol Spence Jr. na nakakuha lamang ng 22%. So ibig sabihin po mga amigos, ang tingin ng mga professionals, Errol Spence Jr. ang magwawagi. Subalit ang tingin ng mga boxing fans, Manny Pacquiao pa rin ang mananalo.